Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man po tayong sulok sa mundong ito. Naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Mega love shoutout din po sa ating ama ng kalingap na ngayon ay bumabiyahe o nasa Thailand na po. Kasama si Kalingap Rob, Atid na Vlogs, at ang ibang key boys at kasama ang Jum Car na sa Thailand po sila nag-celebrate ng kanilang anniversary. Okay? So, shoutout po no, sa inyong lahat guys, mga kasama kong reactors, mga Kalingap Charity Vloggers, Kalingap Partners, shoutout po sa inyong lahat. Okay? Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys, ito nga pong live ni Kuya Val kaninang umaga dyan po sa Pilipinas kung saan pabiyahe po sila no, papunta na po sa aeroplano. Papuntang Thailand. Okay? Nagulat ako doon sa bandang kalagitnaan ng kanyang live. Meron siyang sinagot, no? Wala ako sa live na yon dahil siyempre oras po ng tulog yun dito sa amin. Pero huhulaan ko na lang po yung pambabati ko si Kanga na ginawa po nung nagkomento. Para sa akin guys, ay yun po ay napaka-rude o napaka-salbahing comment na ginawa po niya kay Kuya Val. Okay? So, malamang hindi po yun solid kalingap o hindi talaga siya supporter ng Kalingap. Dahil kung supporter po siya ng Kalingap, never po niyang gagawin yun. Okay? Yun talaga ay buzzer talaga yun. Okay? Maaring taga ibang community na nakita lang siguro na naka-live si Kuya Val. At yun, nag-comment na lang po siya ng ganun. Okay? So bago po natin gawa ng komento guys, ito panoorin muna natin sandali. Itong live, ito nga pong binanggit ni Kuya Val kanina. Okay? So ito po yun. Shout out po sa ating lahat. Mga politiko, mga ano nga, mga politician nga puro travel din, 'di ba? Sa amin na paminsan-minsan kami na travel. At saka pira po namin 'to, hindi niyo pira, 'di ba? May mga sponsor mayroon din naman tumutulong. Ang politician pag nagte-travel, pira ng gobyerno. Sa amin po, kita namin sa YouTube. Oh, di ba? Yung mga politiko po nag-travel, pira ng gobyerno. Kami po pala travel, pira namin. Kung mag-charity kami, nasa amin na po yun. Kung mag-charity kami. Di man po lahat ng panahon, mag-charity kami. Meron din po panahon na magpahinga. Kasi pag nasa Pilipinas, nasa ibang lugar, puro hingi ang tao. Pag makita si Kuya Val, pahingi. Ganon sila. Abay, minsan po ay masama ako sa mga travel-travel nila. Ha? Ano sila? Ganyan po yan. Pag nasa ano ka, gobyerno, pag nag-travel sila, ang pira mula sa gobyerno. Kami po pag nag-travel mula sa sariling kita. Minsan may mga nagpapakain. Tulad kahapon, yung car, pinakain kami, pinahotel. Pero hindi po lahat ng panahon ganyan po yan. Gusto niya pala lahat, gusto niya pala araw-araw mag-charity kami. Ha? O magbigay kayo ng pera para mag-charity ako dito sa Taiwan, Thailand. Kung ako may pera, maano ko sa Thailand, mag-charity. May mga ano yan, pahinga rin po yan. Tawag na ano, bakasyon. Eh sa loob po ng isang taon, minsan lang mag-travel, puro trabaho. Ubos ang kwarta po namin dyan. Di man kami mga hero, mga taong politician, di ba? Kami ay mga NGOs. Mga grupong tumutulong po sa kapwa. Nasabi na po yan kung kami ay matabang o hindi. Pero mga ano kami, mga charity vlogger kami. Mga charity vlogger tayo. Gusto mong tumulong kahit once a month, twice, o araw-araw, nasa iyo po yan. Kung sa akin nga po, limang pabahay ko sunod-sunod. Yung dalawa, walang sponsor. Yung tatlo may sponsor pero hindi sapat. Isipin mo yan ang ginagawa ng Team Kalingap.
Pag mag-travel kami, ay karapatan po namin yan kasi una-una, pera po namin ang aming tina-travel, kita namin sa YouTube at pangkabuhayan. Ganyan po yan mga Kalingap. Diba? Kung may mag-sponsor sa amin, salamat. Hotel, pagkain. Mabuti nga sila, Kuya David, nakakuha ng sponsor. Okay, shout out po sa ating lahat. Hindi obligasyon ang pagtulong. Tama, tama po yan. Sa amin po, kahit kami ay mag-travel vlog, mukbang, nasa amin po yan. Nasa amin po yan. Ang aming charity po ay minsan lang sa isang buwan, nasa amin po yan. Kung gusto namin ay moto vlog, nasa amin din po yan. Gusto namin ay tourism vlog, nasa amin din po yan. Kasi content creator kami. Content creator, si Bal Santos Matubang. Ang tagal ko lang nasa charity po, mahigit na po 20 years. Matagal lang ako sa charity, 20 years na mahigit. Tapos matravel ka, ma-question kayo. Aba, puro travel ang Kalingap. Siyempre, matanda na. Gurang na. Dapat nga magbakasyon ako palagi, ano? Ilang wala ay. Ayun, so narinig po natin guys. Para sa akin, yan po ay napakasalbahing comment, no? Napaka-rude comment na ginawa po niya sa ating ama ng Kalingap, okay? Very obvious po na siya po ay hindi talaga supporter ng Kalingap. Dahil kung supporter ka po talaga ng Kalingap, hindi mo po yan gagawin, no? Hindi ka po pwede magsabi ng ganun kay Kuya Bal, okay? Kahit na siguro meron kang disagreement minsan sa mga decision ni Kuya Bal, pero sa mga live, never mo po yung gagawin. Okay? So, obvious talaga na itong nag-comment na to, si ate o si kuya o kung sino man yan, ay masama talaga ang lobo. Ika nga, basher na talaga kay Kuya Bal. Okay? Ito naman guys, no, ang pag-charity, hindi po yan responsibility ng isang charity vlogger o kahit kanino man. Okay? Kung meron man dyan na gusto mag-charity, yan po ay kusang loob. Ika nga, voluntary. Kaya si Kuya Bal, hindi po natin yan pwedeng i-pressure, no? Na mag-charity. Dahil hindi po yan naging obligation kailanman, no? Ni Kuya Bal at kahit sinong tao, kahit sinong mga charity vloggers, hindi po yan responsibility o obligation na kapag may tinulungan ka, obligado ka ng tulungan ng tulungan. Okay? Yan po ay kusang loob sa makakaya. Kaya nga po lagi nating sinasabi guys, sa makakaya, tutulong tayo ng tutulong. Okay, pero kung wala na, ay wala pong pwedeng mag-pressure sa atin. Hindi po tayo pwedeng ireklamo sa barangay o ipatolpo na bakit hindi mo na tinulungan si ganito. Kasi nga po, hindi po yan obligasyon. Kung totoosin kasi guys, no, sa narating na ni Kuya Bal, dapat nga magpahinga na po si Kuya Bal guys. No, dapat magbiyahe na lang po siya na magbiyahe. Hindi na po dapat siyang magpa-stress, ika nga. Dahil ilang taon na po si Kuya Bal na gumagawa ng pag-charity mula noong Facebook time pa. Naka 20 years, no, mahigit na yata si Kuya Bal na gumagawa ng pag-charity. Tumutulong. Sabi nga ni Kuya Bal, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. So ganun ika nga si Kuya Bal mag-charity. Marami naman sa atin na ganun din po ang ginagawa sa mga family members natin. Pero si Kuya Bal, hindi lang family members, mga hindi niya po kakilala, ginagawa po ni Kuya Bal yun. Ika nga, pera na dapat niya yun, ipapamigay pa. So ganun po si Kuya Bal. Okay? Ang dami kaya guys no, ng mga charity vloggers na ngayon ay wala na. Kasi nga po, wala na silang viewers sa kanilang channel. Pero si Kuya Bal, dahil nga po sa kanyang diskarte, kahit na may time na matamlay po yung views niya, may mga diskarte po si Kuya Bal. At dahil nga po doon sa kanyang mga diskarte, at minahal po siya ng mga OFW. Kaya naman, pag nanawagan po si Kuya Bal na kung pwede tulungan yung ganitong project niya, ay nandoon po talaga ang suporta ng mga tao sa kanya. Mga OFW, especially, nakasupport po talaga kay Kuya Bal. Kapag meron siyang ni-request, nandoon po talaga yung may kayang magsuporta, ika nga. Siyempre, yung mga walang pang suporta, naintindihan po natin yun guys, sa pamamagitan po ng panunood po
ng kanilang mga videos no, ni Kuya Bal, Kalinga Prabhu, atin na vlogs o sa mga charity vloggers, yan po ay napakalaking tulong na din po. So yun, yung nag-comment na yun ay talagang napakasalbahe lang po talaga no, na mag-comment po siya ng ganun. Hindi niya alam na sa lahat ng bagay guys, sabi nga, to everything there is a season. So may time na mag-ayuda ka, may time din naman po na kailangan mo rin po talagang magbakasyon. Kailangan mong i-wind up ika nga yung sarili mo. Dahil si Kuya Bal talagang grabe ito kung tumulong. Minsan sabay-sabay po yung ginagawa po niyang pabahay. Kaya nga nakikita natin guys, minsan yung ibang pabahay po niya, minsan nadi-delay. Dahil nga po walang pondo. Kasi kung malaki lang po ang pondo, walang problema. Tuloy-tuloy ang pagpagawa ni Kuya Bal. Kaya lang po, may time po talaga, mahina yung views, and then, ang sponsorship naman limited po, hindi mo naman pwedeng pressurein na pressurein din po ang mga sponsors, kaya ika nga doon lang po talaga sa makakaya. So yun, supalpal po no, kung sino man yung nag-comment na ganun, napakasalbahing comment po yun para sa akin na sabihin niya na puro travel na lang po si Kuya Bal at hindi na nag-charity. At isa pa binanggit ni Kuya Bal, ang ginamit po nila dyan guys, sariling pera po nila ang mga politician no, tama po yung binanggit ni Kuya Bal. Ang mga politician, pag sila po ang nagbiyahe, pera po ng gobyerno o pera ng taong bayan. Pero dito sa mga lakad ni Kuya Bal, kahit na buwan-buwan, linggo-linggo, magbiyahe man si Kuya Bal, mamasyal kung saan-saan, yan po ay sarili niyang pera. Hindi po pera ng taong bayan. So yun po ang tandaan natin guys. O doon sa mga nambabasa kanya na puro na lang travel at hindi na nag-charity. Mali po yun, napakasalbahing comment po yun. At very obvious na siya po ay hindi solid kalingap, hindi talaga nakasuporta sa programa ni Kuya Bal. Siya po ay basher lang po talaga, makapagkomento lang, makapambas lang. So yun po guys ang ating komento dito nga po sa Bumatikos kay Kuya Bal, na napakasalbahe po niya na mag-comment po siya ng ganun. Okay? Sa mga hindi po nakapanood guys, panoorin po natin ang live ni Kuya Bal. Nandoon po, meron po siyang binanggit. Suportahan po natin no, ang mga upload ni Kuya Bal at doon po tayo makatulong sa kanyang pag-charity, sa kanyang mga pabahay o sa mga scholars na kanilang tinutulungan o mga binibigyan po ng mga ayuda ng mga kababayan po natin na talaga naghihirap po talaga sa buhay. Okay? So yun na po guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta, pag-comments, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, maraming salamat. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.